Fisherfolk Group Pamalakaya also denouncing what it calls government's attack on the public's freedom of information and speech. The group's national chairperson, Fernando Hicap, now joins us here on the program. Mr. Hicap, magandang hapon po. Thanks for joining us today and welcome to the program. Ay, magandang hapon, Carmina, at sa inyong programa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Diretsuhin ko po kayo. Kayo ho ba ay front ng CPP, NPA, NDF? Matagal na po yan na accusation sa amin, no? Hindi lang itong administration, mga nagdaan pa. Pero mas malala ngayon, no? Ang accusation na yan, kapag meron kaming mga issue na matindi, yung mga maliliit na mga ngisda, tulad halimbawa ng issue ng West Philippine Sea, yung pagtutol namin sa pagpayag ni Pangulong Duterte verbally na hayaang makapangisda yung mga mangisda ng China sa West Philippine Sea at yung hindi pagkilala ng arbitrary ruling, no, na decision ng 2016 in favor sa atin, at ganoon din itong matinding epekto ng mga proyekto ng Belt and Road program tulad ng reclamation, mga block sand mining sa ating mga pangisdaan na nakakaapekto sa buhay at kabuhayan at paninirahan ng mga maliliit na mangisda. Lagi-lagi itong red tagging, no, na nire-red tag kami ng gobyerno. Pero kayo ba ay miyembro ng communist group? Hindi po totoo, no? Ako ay chairman ng Pamalakaya Pilipinas since 2002, no? Noong Congress ng Pamalakaya, at hanggang ngayon ako po ang tagapangulo at ako po ay isang maliliit na mangisda. And to the point that some are making, Ginoong Hicap, na kahit po to ay totoo, hindi naman daw po kayo aamin. Ano po ang masasagot niyo dito? Wala pong katotohanan yan kasi wala po talagang batayan, no? Na ako ay member ng CPP-NPA at ang katunayan, no? Ako ay isang maliliit na mangisda. Kailanman po ay hindi ako na-involved sa anumang kinasabi nilang terrorist attack. Ang involvement ko po doon sa pagtutol, no, sa iba't ibang mga problema at suliranin ng mga maliliit na mangisda, lalo't lalo na ito ay kung man-made, no, at maging sa mga calamity ay involved kami para doon sa pagtulong, no, ng aming mga mass member kung merong mga masasamang panahon. At ganoon din, no, yung aming ginagawa ay pagbibigay ng mga pag-aaral sa mga mass member namin para mahigit na makilala at maunawaan nila ano yung mga batas at programa sa pangisdaan ng ating bansa at ano yung nakakatulong at ano yung nakaka-apekto sa amin para nang sa gayon, no, ay magamit namin yung aming kalaban para igiit namin yung aming mga karapatan sa malayang pangisdaan at pamumuhay sa ating pangisdaan. Ito po ang sinasabi ni National Security Advisor Hermogenes Esperon tungkol po sa grupo ninyo at yung iba pa pong grupo na kasama doon sa listahan na tanggalin ng access, no, tanggalan ng access sa internet. Ang sinasabi po niya ay yung websites po ninyo at kung ano man po ang pinapublish dito ay para lamang siraan ang Philippine government, para din mag-recruit, maghikayat ng mga rebelde, para rin po humingi ng funding from local and international sources. Ito ho ba ay ang punot dulo ng kung anumang pinapublish niyo po sa inyong website? Malinaw, no? Maski tingnan natin yung mga website namin, ano, yung mga pinapublish namin dyan, ay yung mga recent issue o ng mga maliit na mga isda, yung mga pang-araw-araw na mga problema at suralanin at ano yung aming mga panawagan, no? Kung yung aming panawagan na dapat ay palayasin ang mga China dyan sa West Philippine Sea, yun po ay batayan para kami sabihin na front o member o ng CPP-NPA o ng komunista, ay hindi po katanggap-tanggap yun, no? Kung ang paglaban namin dito sa mapanirang mga reklamasyon tulad nitong nagaganap dito sa Manila Bay, na ongoing, no, yung pagtatambak ng 2,500 hektarya ng Aerotropolis na kinukuha ang buhangin, dinidris dyan sa gitna ng Manila Bay at ganoon din, no, yung expansion ng Mall of Asia na nag-start pa last October at ongoing yan hanggang ngayon, no, na wala nang mahuli ang mga mangisda. O ito ba ang pagtutulbar rito ay gawain ng mga komunista o terorista
Kung ganun, ay talagang maaari na terorista ako dahil talagang tututulan namin at talabanan namin at hindi kami mapapatahimik, no? Para hindi namin isigaw o ipaabot sa lahat ng mamayang Pilipino kung ano ang maging epekto nito sa mga mangis ng Pilipino at ganun din, no? For the future, sa mga susunod generation, sa food security, food supply ng ating bayan kapag patuloy na sinira ang ating pangisdaan. Ang Ginoong Hikap, kamakailan, I think we've been discussing this for the past 2 days now. Lumabas po ang balita na mismong si President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang siyang gustong mamuno sa Department of Agriculture. Siya po mismo ang nag-anunsyo nito. At ang pinublish niyo po sa inyong Facebook account, ang hindi niyo that you had doubts, no? That you had doubts that he will be able to address the magnitude of problems in the agri-fisheries sector. Nangangahulugan ho ba, Ginoong Hikap, na kung meron kayong pag-aalinlangan, nangangahulugan ho ba na ito'y katumbas ng hindi ninyo pagkagusto na magtagumpay itong administrasyon ni President-elect Marcos? Mali po, no? Mali. Yung ganong intensyon, no? O paratang sa amin. Ang sinasabi namin, ano, ng pamalakay Pilipinas, nababahala kami, no? Na si Pangulong Elect Bongbong Marcos ang magmamahala sa Department of Agriculture, no? Ang una, ang dahilan dyan, wala po siyang background. Wala po siyang alam sa isyu at problema ng mga magsasaka. Maging siya, wala siyang batas, no? Na naipasa. Nung siya ay naging governor ng Ilocos, nung siya ay naging legislator. Kaya hindi po kami, ano yan, hindi po kami, ay nababahala po kami sa ganong sitwasyon. Marami pong mga Pilipino na maaari na mapangunahan at pangasiwaan ng maayos yung ating napakahalaga na departamento para matiyak natin yung food sustainable and food sufficient and food supply ng ating mamamayang Pilipino. And sa part namin kasi, hindi tao ang problema talaga sa pamahalaan o dyan sa ahensya ng gobyerno. Ang pinakamatinding problema dyan kapag hindi natin nireforma yung mga batas at programa na ipinapatupad ng ating departamento at ng ating gobyerno sa agrikultura, no, ng ating bansa, kailanman ay hindi malulutas ang problema natin ng kakulangan ng supply ng pagkain at patuloy na pag-asa sa importation at kagutuman sa mga lumilikha nito, no? Opo. But glad that you mentioned that, Ginoong Hikap, because yan din ho ang sinabi ni President-elect Marcos doon po sa kanyang press con na precisely he's going to be leading the Agriculture Department in so many words because he wants to reorganize it first dahil marami nga daw problema. At yun muna ang kanyang gagawin. So babalik po ako dun sa... Policy talaga ang kailangan natin. Yung policy. Kasi yun, opo. Yung policy kasi natin sa agrikultura, mas yung mga neo-lib na mga patakaran na tinutulak ng World Trade Organization. At ngayon, no, itong kung maratifika at ma-approve naman itong RCEP, yung Regional Economic Partnership Agreement with China, ay ganun din, ano, na ang ating agrikultura ay inihahanda for export at ang ating ekonomiya ay nakaasa sa import. Export-oriented, import-dependent. Kailangan nating baguhin, lalo na yung rice tariffication law, no? Yung rice liberalization law na nabatinding epekto sa mga magsasaka at ganoon din yung patuloy na pagbaha ng malayang pagbaha, no, ng mga bigas o imported na bigas sa ating bayan. Pero kayo ho ba ay gumagalaw, Ginoong Hikap, para pabagsakin itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. na hindi pa man siya nagsisimula? Mali po, no? Mali po ang interpretasyon sa pamalakay. Ang pamalakay po, 1987 pa, nabuo bilang pambansang federasyon ng mga organisasyon ng maliliit na mga isda. Tuloy-tuloy po ng aming pakipag-ugnayan sa mga local government, sa mga government agency tulad ng DENR, ng DEPAR, ng DE, you know, at iba't iba pa
na mayroong involved na kaugnayan sa pagkasira at pagkawasak ng ating pangisdaan. Para ang aming layunin talaga ay dapat igiit ang karapatan ng mga mangisdang Pilipino, lalo't lalo ng mga maliliit, na pangunahin dapat sila yung nagkikinabang ng yaman ng pangisdaan natin, hindi yun ang dayuhan. At ganoon din ay itigil ang mga mapanirang mga proyekto ng pribado at gobyerno na sumisira sa ating pangisdaan na nag-aamba doon sa pagkakaroon natin ng food crisis. No? Opo. At dahil po nandito na po tayo sa ganitong sitwasyon na hindi na po ma-access ang inyong website, although your Facebook account, your Facebook page is still active, gaano kalaki ang epekto nito sa inyo pong advokasya? Malaki pong epekto talaga, ano? Kasi ito na lang yung pinakamabilis at updated na pamamaraan namin para sa information, hindi lang sa hanay naming mga maliliit na mga isda, kundi sa ating mga kababayan na mga advocate at supporter at mga environmentalist, no, sa mga pangisdaan natin. At at same time, sa gobyerno, no, ng sa gobyerno natin, na ang epekto nito ay sarado sila para pakinggan o unawain man lang, ano, yung mga legitimate issue ng mga mangingisda at iba't iba pang sektor na kasama doon sa binak nila yung mga information dito sa website and other information. So finally, Ginoong Hikap, now that we're here, where do you go from here? Ano pong plano ng pamalakaya? Paano sa tingin nyo mareresolba itong isyong ito? Actually, nagkukonsulta na kami sa iba pang mga grupo na kasama doon sa mga gustong i-block, no, ng National Security Advisor na kung ano ang legal action. Pero i-block man kami o hindi, magpapatuloy po kami, no, sa aming karapatan, sa aming advokasya na para manatili, no, na yung mga mangisdang Pilipino, yung nagkikinabang sa yaman ng pangisdaan at ang pangisdaan natin ay maging source, ano, ng sustainable supply ng pagkaing isda at iba pang lamang dagat ng ating mga kababayan, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod na henerasyon. Ginoong Fernando Hikap, National Chairperson of Pamalakaya, thank you so much for joining us today. Thanks for taking our call. Ingat po kayo. Keep safe. Maraming salamat, Carmina, at mabuhay po kayo. At maraming salamat, ano, sa pagbibigay ng pagkakataon para may palawanag namin ang aming part at aming advocacy at paninindigan sa pagpundina dito sa tuloy-tuloy na rigtaging at pag-block. Planong pag-block talaga para malaya makapagpadali kami ng information ng mga problema at suliranin ng mga mangisdang Pilipino. No? Muli po, magandang hapon sa ating lahat. At magandang hapon din po sa inyo.